Pakinggan po natin ang live na press conference ni Energy Secretary Rene Almendras dyan po sa Malacañang. The devastation has been significant. In some cases, the devastation has been total. Well, what we mean by total is, you know, there have been barrios or sitios where everything has been absolutely toppled. There were island communities that are so negatively affected. There's an island that you will see when you're standing in the airport in Tacloban. And yesterday I was there, and the mayor of Tacloban told me, he said, pointed it out to me and said, "Sec, you know that whole island, there's no one left there. So either they've been able to get out before the storm or something has happened to them in the course of the storm. Fortunately, there were survivors that were found. I am so sorry, but I have to leave in a few minutes because I have a meeting in NDRRMC with the executive secretary. So I'd like to stop at this point. I'd gladly answer any of the questions, if any, regarding situation or operations." Thank you, sir. Your first question will come from Raymond Tinasa of Bombom Radio. Sir, siguro panahon para linawin natin yung ilang parang mga nangyayari kahapon, kasi may mga negative comments kasi yung sa naging sinabi yata ng Pangulo Aquino, yung parang nasisisi pa daw yung city dahil hindi nakapaghanda. So ang may mga nagko-comment ngayon na parang medyo insensitive at parang nasaktan daw. So siguro pakipaliwanag lang siguro yung nangyayari at yung ibig ipahiwati ng Pangulo. Kailangan ko liwanagin po. No? Wala ako doon sa Tacloban meeting kasi naiwan ako sa airport. Nagpaiwan po ako sa airport nung nag aerial inspection sila dahil meron akong kailangan ayusin with the mayor of Tacloban. At nung natapos naman kami ni mayor, umalis na si mayor papunta doon sa city hall niya, kami naman ni General Del Rosario ng Air Force had to fix something. There are so many operational details and humps that need to be worked out. We want to be as efficient as possible, no? So, I don't know how to describe it. You know, every single square foot of C-130 space or every pound of C-130 capacity from Manila to Tacloban is critical. And how fast we can turn around the planes and so many other details, the fuel for the planes and all that, that's why we're addressing it. So I wasn't in that meeting. What I know is that, as usual, the president is very particular about what do we do moving forward. As a matter of fact, when we got to Rojas City, in the meeting with the local DRRMC, the president said, "Wag niyo na hong ikwento sa akin ko ang anong ginawa niyo, anong nangyari, kasi nandito na tayo. We're pressed for time. We need to respond. We need to move. Mas gusto kong sabihin niyo sa akin kung anong kailangan natin gawin at paano natin gagawin. Pag-usapan natin kung paano natin gagawin." Now, as far as blaming local government or concern or not, I don't think that is an accurate description. I might be accused of blaming local government, okay? Hirap na hirap po ang national government to penetrate the locality. Hindi po namin kilala ang mga barangay captain. Hindi ko alam ang mga pangalan ng mga barangay, much more their location, much more nasaan sila. So, yung sa Typhoon Pablo po, ang dami naming natutunan doon. Ang natutunan namin doon is, kapag ang local government at ang national government, maganda yung coordination, napakadali pong ipaabot yung tulong. Diba? Hindi naman po tayo pwede magpalipad ng helicopter o magpatakbo ng truck na may goods na sige, tsambahan na lang natin pag may nadaanan tayo. Hindi po ba? Mas mabuti po na alam natin kung ilang tao ang nandito sa lugar na to. Therefore, alam natin kung gaano karaming relief goods ipapadala natin doon. Kaya importante sa atin na yung local knowledge na yon, yung local information na yon is available para po makagalaw tayo. Okay, now, nandun si Secretary Gasmin, nandun si Secretary Mar, nandun si Secretary Soliman. Ayaw umalis ni Sec. Dinky doon dahil we really want to stave off the so-called hunger situation there. But the truth of the matter is, ang daming bigas na nandun sa Tacloban. Ang problema is how to move it around to the places that need it, di ba? So, kailangan po namin yung information, yung coordination. Hindi po kami nanunuro, wala po kaming sinisisi. Ang sinasabi lang ko lang po, napaka-importante na meron po kaming katuwang, meron pong makakasabi sa amin kung saan dapat dalhin yung tulong po. Anderson, for now, ano yung nakikita nyo na pinakamalaking balakid problema sa delivery
ng mga goods doon sa mismong mga pinaka nangangailangan. Okay, pasensya na po kayo. Saan po ang pinag-uusapan natin? Tacloban, okay, Tacloban. And Eastern Visayas Leyte. Okay, Tacloban. Ang unang problema natin sa Tacloban was how to get to Tacloban. For a while, the only way to get to Tacloban was by air or by sea. And there was a problem with the port of Tacloban. Why? Because yung mga kotse na nasa airport at mga sasakyan na nasa airport peninsula, at the time na tumama yung typhoon surge, ay umabot po dun sa bay na siyang kailangan mundaanan para pumunta sa port ng Tacloban. So even the ships were boarded. Ngayon po na nabuksan natin, kung nalala nyo po kahapon sa nung paglanding na paglanding namin sa Roja City, nakiusap po ako sa media. I was looking for national media. Kilala nyo naman po ako. Hindi po ako nagre-request ng media attention. Pero kahapon talaga nagmakaawa ako. Can we put together a media briefing? Because I wanted the whole Philippines to know na bukas na yung San Juanico at nalinis na ng DPWH yung daan para kahit nasa from southern Luzon, tawid kayo by barge to northern Samar, dire-diretso na ho hanggang Tacloban City. That was as of 3 o'clock yesterday afternoon, that roadway is open. So the fastest way to go to Tacloban is by land from Luzon. Okay? If you want to go by car from Ormoc to Tacloban, hindi pa po bukas ang daan na yon. Marami po kaming problema doon kasi yun yung that goes to the mountains. Second point that the Tacloban reads right now is relief goods. Okay. Kailangan po natin magpadala ng relief goods. Kahapon po, may dumating na 140 tons ng relief items plus dalawang filter, water filtration equipment. I need to check the details, but I am told that by this morning, we can expect those two water filtration equipment operational. Bakit? Kailangan po ng tubig ng taga-Tacloban. Okay, they need water. And I am grateful, ang dami pong nagbigay ng bottled water. I saw lots of them in the airport, pero as they land, ubus because people were needing. So kailangan po nila ng relief goods, kailangan ng tubig, kailangan ng medical facilities and medicines. The good news is, kahapon din po dumating si Isaac Ike Ona doon and his DOH team at may mga dala na po silang additional resources, mga gamot. One of the critical items that was mentioned in the meeting yesterday was fuel. Meron pong gasolina pero yung mga bomba hindi gumagana dahil walang kuryente. Nalubog yung tubig, nahalo sa gasolina. As of 8 o'clock this morning, one gas station was already open in Palo Leyte. And by this afternoon, there will be two gas stations and one temporary gas station open and dispensing fuel in Tacloban. One of the reasons why I have to go to NDRRMC po is the good news is may nahanap kami mga generators because ang kailangan po nila, kuryente, meron na pong cell signal sa Tacloban. Meron ng Smart, meron ng Globe. Ang problema ng mga tao, walang charge yung mga cell phones nila. So, we need generators. As we speak po, the COMELEC has agreed to lend us some of the generators that were supposed to be for the election na hindi nagamit. I just talked to Secretary Singson about an hour ago. He is sending a group of people to the COMELEC warehouse. Pipiliin yung mga generators na pwede pa or kayang paandarin. And we hope there's a meeting in NDRRMC to decide how to deploy that. We hope to dispatch that today. So, bakit ko po kunento sa lahat na yon? Because yun po ang kailangan ng Tacloban. Communication para mag-relax na yung mga tao kasi hindi na alam. Kahapon po, ang dami kong dalang papel na galing sa mga tao sa Leyte na Sec, pakitext yung mga anak ko na buhay ako, pakitext ng mga kamag-anak ko. So, kagabi, pagdating ko po sa bahay, binigay ko sa asawa at kutpanak, sabi ko, text nyo lahat ng mga taon to. So, they need to reach out and let people know they're okay. They need food, they need water. Depending on the situation of the low pressure area to the west of Mindanao, if it passes through Tacloban, we obviously need to do some shelter in Tacloban. The good news naman po sa Tacloban is unlike Davao Oriental nung Pablo, hindi natumba lahat. In other words, there are still standing structures na pwede pa rin pasilungan. So, but we need to get ready for that. But that's the immediate need. I think what we also are doing po is one of the requests yesterday was ang dami pong mga taga-Tacloban na gustong umalis to go to the relatives in other places. Since Saturday po, we've been airlifting people out of Tacloban.
All they had to do was go to the airport and palista and to move out. There's a lot of tourists who were affected that have been already moved. Kasi yung backhaul po ng aeroplano, wala pong laman. So, ginagamit natin to move them out. Secretary Abaya, DOTC, is trying to organize buses para makabiyahe from Tacloban to Manila by bus. Commercial flights into Tacloban Airport are still difficult. Sira po lahat ng navigational facilities, lahat ng equipment, not to mention lahat po ng building sa airport ay sira dahil nga malaking tubig po yung dumaan sa kanila. So I think there's so much opportunity to help po. And I don't want just to talk about Tacloban po. Pag-usapan din natin ang Capiz, pag-usapan din natin ang Iloilo, marami pong ibang lugar. No? So I'm really trying to make sure na although I will acknowledge that Tacloban needs a lot of help because it is the highest in casualty, there are other areas that still have survivors that also need attention po. Sir, question from Christian Asguera of the Philippine Daily Inquirer. Sir, can you brief us on the relief operations or efforts in other areas such as Capiz, Eastern Samar? Okay. The other areas are more fortunate because yung pre-positioned resources that they had are there and they were able to address it. But as I said, we are moving to augment whatever resources that they need there. That's why the president went to Roja City yesterday to the command post and made sure na let's get the data and the information flowing from there. You know, we were checking on the total rice inventory of NFA in the affected areas, and there is more than enough rice in all of the affected. If I remember correctly, there's 3 million sacks of rice in the affected areas. And we computed, there is enough rice. Kaya nga si Secretary Dinky in Tacloban City, ang ginawa niya, went into the NFA warehouse and repacked the rice so that it can be distributed po. Pero sir, how about the distribution, which is more important? Kasi may well, mga it's all reports. Over the place. May reports din po coming from areas like Capiz na... Yes, Capiz was also adversely matindi affected. Matindi yung devastation talaga. And then, problem is how to help people get back on their feet. Okay. So, wala pa rin dumarating sa... Okay, the nice thing about Capiz po is from Iloilo and from Antique and the other provinces in the area, which were not at all affected, were very minimal effect, resources can be made available to them. So, that's the flow of goods po. Clearing is ongoing so that the goods can move into the mostly affected areas in Capiz po. So hindi po pinabayaan, there's a local DRRMC that's in operation there. And in coordination with National, if they need help, we will make sure that there is ample supply. Like the generators. The generators are not all going to go to Tacloban. Some of them will have to go to the western side also po. Sir, there are also calls for the declaration of state of national calamity. Or is this needed pa, or you think it's enough for the individual provinces to make their own declarations? I think it's more important for the local government to declare it. That's one of the things that we were explaining to the mayor in Tacloban yesterday. A lot of the other cities, municipalities, and even one or two provinces, as early as Saturday, declared a state of emergency already. Now, the local government code empowers them to do that. It's actually supposed to be the way it goes. The minute they declare a state of emergency, it allows them to do so many other things. So, we in the national government simply respond to the state at which they call it po. Now, as far as declaring a national can be discussed, I'm sorry, I'm not at liberty. I'm not a lawyer po. No? Why would need to do that? For funds, well, as the president said, he has his. There is still balance in the calamity fund. There is still balance in the social fund. So, buti na lang po, the president is masinop sa kanyang funds that there is funds for these things po. At yan po ang pagpapatuloy ng briefing ni Energy Secretary Rene Almendras sa Malacañang, kung saan sinabi nga niya no, na ang pangunahing layunin ngayon ng ating gobyerno ay ang sinabi niyang looking forward. Ibig sabihin, ngayon napagdaanan na at nakita na no, yung resulta ng paghagupit ng Super Typhoon Yolanda. Mahalagang isipin kung ano ang kailangan na ating mga kababayang apektado at kung paano natin ito matutugunan at maibibigay. At sinabi rin niya no, at nabanggit niya na patuloy ang kanilang pag
pagdala ng relief goods, hindi lamang sa Tacloban, kundi pati na rin doon sa ibang lugar na apektado. Although aminado nga siya na pahirapan yung pagdala ng mga relief goods na ito dahil hirap pa rin po tayo sa pagbiyahe at sa komunikasyon dahil hindi po lahat ng mga airport at lahat ng mga port at lahat ng mga kalsada ay nadadaanan pa sa mga oras na ito. At nabanggit din niya no, na yung ibang residente na nasa Tacloban o pati na rin yung mga turista na nasa Tacloban at naipit noong kasagsagan ng bagyo, sumasabay po sila sa mga military planes pabalik ng Maynila at kailangan lang nilang magpalista. So kapag naihatid na ng military plane yung mga relief goods ay makakasabay ang ilang kababayan natin gustong bumalik o tumungo rito sa Maynila.